Hello guys, it's me, Francis, and welcome to my channel. Today, I wanted to share with you how I do my journal. August is almost over, so I think it's the best time to do my journal spread for September. And I wanted to use sunflower as a theme for this month because why not? Medyo out of season lang kasi tag-ulan, pero I still wanted to use this theme. Parang reminder na rin sa sarili ko na kahit tag-ulan, dapat happy, bright, and sunny pa rin. Here, I'm writing the word September. I'm still learning calligraphy kaya hindi pa to super ganda, pero gusto ko pa rin siya. Itong artwork na to, ginawa ko siya sa watercolor paper, saka ko dinikit dito sa journal. Mahirap kasing gumawa ng artwork sa ordinary paper tulad nito, kasi hindi naman designed yung paper niya to withstand multiple layers of watercolor. Actually, naplano ko na beforehand yung magiging layout nitong spread na to. So, dito sa page na to, gusto kong ilagay yung monthly planner, yung mood tracker, at saka yung habit tracker. For the heading nitong monthly planner, I'm using this Tombow Fudenosuke brush pen. Itong brush pen na to yung favorite kong gamitin for calligraphy. Kasi medyo mabigat yung kamay ko pag nagka-calligraphy and pag nagdo-drawing. And since itong brush pen na to, mas firm yung tip niya compared sa other brush pens, mas kontrolado ko yung thickness ng bawat strokes pag nagka-calligraphy. Ito namang Dong A Hexa Plus, yung favorite kong fine liner. Favorite ko siya kasi maganda yung ink niya and also mura lang siya. Perfect din siya dito sa journal na to kasi hindi siya nag-ghost or nagbi-bleed sa pages. Nagdalawang isip pa ako kung mag-ruler ako or hindi, but I ended up not using a ruler. For me kasi mas nadadalian ako na hindi gumagamit ng ruler. Total dotted journal naman to, so meron akong guide and mas madaling gumawa ng lines. Also, pag naka-ruler kasi, pag nag-slip yung kamay mo, kitang-kita na nagkamali ka. Unlike kapag ganito na freehand yung lines mo, hindi masyadong halata kung medyo paling or hindi siya sobrang tuwid. Usually, pag gumagawa ako ng monthly calendar, I start the week with Sunday. Pero ngayong month, gusto kong itry na mag-start siya with Monday para rin makatipid ako sa space para magkasama na yung Saturday and Sunday sa isang column. Isa ring reason bakit ako nag-decide to start making my own journal para meron akong freedom to decide whatever layout or design na prefer ko. Dito sa part na to, gusto kong maglagay ng drawing ng sunflower. Pero nag-iisip pa ako kung anong medium yung gagamitin ko. Siguro tatry ko na lang tong watercolor. I know sabi ko kanina na mahirap gumawa ng artwork kapag hindi watercolor paper yung gamit. Pero wala namang bawal pag gumagawa ka ng sarili mong journal. So, try ko pa rin. Dahan-dahan lang ako sa pagpipaint dito kasi since hindi nga siya watercolor paper, baka magbuckle siya or pag nasobrahan ay mabutas yung page. Naglagay lang ako dito ng word na sunflower and using this M&G ballpen, naglagay lang din ako ng isang coat. I'll also be using this Scribbler dual brush pens. Itong set na to, regalo sa akin to ng friend ko nung Christmas. And dahil dual nga siya, dalawa yung tip niya, isang fine liner at isang brush. Now I'm doing the headings for the habit and mood trackers using the brush tip
nitong dual brush pen. And para hindi siya plain, pinatungan ko siya using this orange pen, also from M&G. Yun din ang gusto ko sa M&G ballpens kasi ngayon marami na silang nilabas na colors. Merong brown, violet, pink, orange, green, etc. Para dun sa mga gustong mag-start mag-journal, itong habit tracker, kinagamit siya to track different activities and habits. Like for me, gusto kong i-track kung nakakainom ba ako ng enough water, kung nakakatulog ba ako ng maayos, kung nakakapag-exercise pa ako, kung nakakapag-skincare ba ako, or kung nakakagawa ba ako ng art. Ito namang mood tracker, ginagamit siya to keep track of your everyday mood. So dito, gumamit ako ng image ng sunflower na mayroong 30 petals which represent the days of the month. Nilagyan ko rin siya ng number sa bawat ends ng petals para hindi ako mahirapan. So, gagamit ako ng 5 colors that represent a certain type of mood or feeling. And yung colors na yon, yun yung gagamitin ko to fill up each petal depending on what mood I have on that certain day. Nung mga previous months, tinanggal ko tong mood tracker sa spread ko kasi napansin ko na nakakalimutan ko siyang i-update. Kaya rin dito ko siya nilagay kasama nung habit tracker para nasa isang page lang yung mga ina-update ko. And also, I think yung pag-maintain nitong mood tracker nakakatulong din for us to become more aware of what we are feeling and to keep track of our mental health. So this is how the spread looks like. Meron pa akong mga gustong i-retouch pero pabalikan ko na lang mamaya. Moving on to the next page, this is our weekly spread. Gusto ko yung ganito, nakita ko yung buong week. So dito gusto kong maglagay ng maliit na calendar tapos sa taas kung anong week na yon. Also may area for notes and a certain section for each day of the week. Kaso napansin ko na yung September 1 pala ay Tuesday. So ililipat ko na lang tong 6 katabi ng 5. Ginagamit ko ulit tong yellow na brush pen para maging background ng heading ng maliit na calendar. Hindi pala nakikita dito sa video, so lalagay ko na lang dito kung ano yung itsura niya. Sa taas naman, naglagay lang ako ng word na September gamit pa rin itong Fudenosuke brush pen. And since weekly spread to, nakalagay din doon kung anong date range para pagbukas ko, alam ko na kung anong week yung tinitignan ko. And para dito sa mga numbers, ang ginagamit ko is yung fine tip ng dual brush pen. For the borders, ang naisip kong gamitin is itong yellow na fine tip. Kaso parang masyado siyang bright, so naisip kong patungan siya ng konting brown gamit itong M&G na ball pen. And for the days of the week, ginamit ko yung brush tip nung dual brush pen para maging background nung days of the week. And gamit ulit yung brown na ball pen, dun ko sinulat yung specific day. So ito na yung itsura ng weekly spread natin. Lalagyan ko na lang din ng borders yung
area na inallocate ko for the notes. So dito sa area na to, gusto ko maglagay ng drawing. And dito, since malaki yung space, nag-decide ako na lagyan na lang siya ng quotes. Hindi na ako nag-iisip dito kung ano yung magiging design niya, basta sulat na lang ako ng sulat. Gusto ko rin maglagay ng maliit na sunflower dito sa side na to. Actually, hindi ko nagustuhan yung kinalabasan itong lettering, pero re-remedyohan ko na lang. In-edit ko siya ng konti and this is how it turned out. Ginawa ko na rin yung mga succeeding weeks. Kung mapapansin nyo dito, medyo nag-ghost yung lettering ko sa likod, pero okay lang. And before I continue with the flip through of this journal, please do subscribe to my channel and click the notification bell to get notified. You may also follow me on Twitter and Instagram. Thank you guys for watching and I'll see you again next time. Bye!